ang headlines noon, history ngayon dahil bilog ang balita. Ano bang ating John Pops Lord? Mga Pops, hindi naman katakataka dahil sa kanyang sakit ay kapansin-pansin ang naging pagbagsak ng timbang ni Pinoy bago siya namatay. Pero meron pang isang pinuno sa ibang bahagi ng mundo ngayon na pinag-uusapan ang pangangayayat. At yan ay walang iba kundi ang Supreme Leader ng North Korea na si Kim Jong-un. Kung dati ay mas bilog pa kay Jollibee ang mukha sa mga bagong larawan, ay biglang nagkaliig at nagkaroon ng konting panga. At lumuwag din daw mga damit at lumaylay ang strap ng relo. Bago pa nito, mga Paps, mas umugong ang mga spekulasyon dahil sa mga sunod-sunod na absent sa maraming opisyal na selebrasyon. Pero dahil ganap na diktadurya ang North Korea, walang media na nangangahas magkumpirma kung ano ang tunay na kondisyong medikal ni Kim. Bagamat may isang outlet na naglabas ng ulat na umano'y heartbroken daw ang mga North Korean sa balitang pumapayat ang kanilang leader. Tandaan ng North Korea na isa sa mga pinakatagong lipunan sa buong mundo ay isa rin sa mga pinakagutom, lalo na pagkatapos ng kalamidad. Ang isang typical na North Korean ay kumukonsumo lamang ng 2,103 calories kada araw, mas mababa kaysa rekomendadong nutritional average ng United Nations. At ayon sa mga ulat ay halos hindi raw ito nagbago for the past 50 years. Noong 1990 ay nagkaroon pa ng matinding tag-gutom doon at tinatayang 2.5 million daw ang nangamatay. At may mga ulat pa nga raw na maraming insidente ng kanibalismo. Mababang-mababang protein ng karne at kadalasin nagtsatsaga lamang sila sa mga noodles, gulay, mais at nilugaw na kanin. Pero hindi nagtitipid naman ang gobyerno pagdating sa paggawa ng mga nuclear missiles. Ikumpara mo naman yan sa mga paboritong tsibog ni Kim Jong-un. Kobe steak, shark's fin soup, sushi, caviar, lobster at ang paborito niyang Emmental Swiss cheese. At lahat ito, ang panulak niya ay hindi basta-basta. Hennessy cognac, crystal champagne, Brazilian coffee, Bordeaux wine at iba pa. At dahil sa malakas na dilubyo ng isang taon, may shortage daw ngayon ng supply ng pagkain sa North Korea. Nagtaasan din daw ang mga presyo ng bilihin. Katunayan na isang pakete ng 3-in-1 coffee ay umaabot ng lampas $100 o 5,000 ang presyo. Pero ang suspecha ng maraming analysts ay ito malamang ang gagamiting propaganda ng gobyerno. Dahil sa krisis na ito, ay nangangayayat ang kanilang minamahal na leader na Kim Jong-un. Dahil walang pahinga sa trabaho. All hail great leader, dapat siyang tawaging Slim Jong-un. At yan ang headlines to on history ngayon. May replay ang tadhana dahil bilog ang balita.